All right, the next, thank you, Senator Trillanes. The next one is, in line is Senator Zubiri, our translator. Thank you. You have I've done my work at least today for the committee as translator, but Mr. Chairman, I would like to give way to my fellow Mindanaoan, Senator Pacquiao, for my 10 minutes. That's very cavalier on our part. We shall now hear the people's champion. And now, according to Senator Lacson, you will translate, Senator Biden. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, my fellow Mindanaoan, my colleague, Senator Zubiri. Usay, gusto ni mo magbisaya ta o magtagalog ta? Kabisaya ta? Okay. May... Okay. Pero yung dapat, yung maintindihan mong Tagalog, Tagalogin na lang natin para mas madali nila maintindihan nila. Okay? Okay lang, Ms. Mang. Okay, maganda yung Bisaya, sir. Bisaya, okay, okay. Siguro, Mr. Chairman, kung dunay mga ikasulti ni mo na dili ni mo ma-isulti sa Tinagalog, pwede ni mo i-Bisaya. Tapos basta, pero nakasabot kang Tagalog, no? Magkasabot, sir. Okay. Magtagalog, bisan pag mag-Tagalog ko, o mag-istorya kong Tagalog, kung dili ni mo matubag po sa Tagalog, pwede ni mo tubagon o Bisaya. Please do not count the time because they're just talking about procedurals. Do not count that time. Give Senator Pacquiao a few more seconds extra because you're counting the time of procedure. Go ahead, please. I'm just explaining, Mr. Chairman, na pwede siyang sumagot ng Tagalog, ng Bisaya, pag naintindihan niyo yung Tagalog. Naintindihan po namin yung sinabi niya. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ika pareho man ta Bisaya, no? Sir. Kung ikaw ba maghatag og pagsalig sa ka tao, o unsa imong basihan? Kanang kamaayo ang tao, sir. Can you please translate the question and the answer? If you give English na lang ko, sir, kasi hindi din ako magaling mag-Tagalog, eh. So, if you give your trust and confidence to somebody, what would it be? Or what would be? Yeah, ano so to mo? What say to kanang tamayong tao. Yung mabait, magaling na tao. With a good man. Yes. Yeah, good man. Hindi magaling, good ba? Oy, maayo okay. Ba? Good. Ano pang mga dahilan para ikaw ay magtiwala sa isang tao at pagkatiwalaan mo? Paniwalaan mo siya. Maayo ang pagdala sa ako, sir. Magandang pagtrato sa akin, sir, para magkatiwala ako sa kanya, sir. Kung ang isang tao ba pabago-bago ang salita o nagbabago ang kanyang salita, papaniwalaan pa ba natin? Hindi, sir. Ha? Hindi, sir. So, for the record, hindi natin paniwalaan yung tao na pabago-bago yung message niya o yung salita niya. Tama? Yes, sir. Okay. Ngayon, kaya ko lang naitanong yun dahil siyempre, nandito ka, nag-testimony ka para papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino, milyong-milyong mga Pilipino sa iyong testimony na totoo. Okay. Kaya ko tinatanong sa iyo na hindi mo paniwalaan ang tao na pabubago ang salita, so paano mo kami mapaniwala? Paano mo mapaniwala ang buong Senate at buong sambayan ng Pilipino sa testimony mo na pabago-bago man yung statement mo, yung salita mo? Ang sinasabi ko lang yun, sir, yung trabaho ko lang. Hindi nga, kaya nga. Kung alam na alam mo yung trabaho mo, hindi siguro pabago-bago ang statement mo. Kasi kung magpunta ka dito, pabago-bago yung salita mo. So, kung kami mga makikinig sa iyo, pwede kaming maniwala sa iyo o pwedeng hindi kami maniwala. So, dalawang pinagpipilian namin, maniwala kami sa iyo, ang taong bayan maniwala sa iyo o hindi. Dalawang pinagpipilian ng sambayang Pilipino kung maniwala kami sa iyo o hindi.
Ngayon, kung pabago-bago yung salita mo, ikaw na mismo nagsabi na hindi ka maniwala sa tao na pabago-bago ang statement. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Okay, sinabi mo rito, ini-emphasize mo pa, apat na bodyguard ni Nograles, pinatay mo, hinulog mo sa dagat. Talagang paulit-ulit na itinanong sa'yo, sigurado ka ba na bodyguard ni Nograles yun? Sigurado ka pa, sabi mo sigurado ka. Ngayon, nung idininay ni Nograles na wala siyang bodyguard na namatay o na-kidnap o isinalvage, nagbago na naman yung statement mo na, ay hindi pala yung kay Nograles, kaya ano? What if kung hindi, no? Kung paano kung hindi niya sinagot yung sagot mo? Magbago kaya ang statement mo? Pagkasagot lang. Basta sir, ang kuan sa ko sir, ang instruction, gidala na dito sa summary. Hindi. Gusto ko lang sagutin yung tanong mo. Paano kaya kung hindi nagsabi si Nograles, no? Si Nograles na wala siyang bodyguard na apat na namatay. Magbago kaya ang statement mo doon sa pinindigan mo na tao niya? Yes or no lang po? Oo, hindi lang po. Paano? Magbago kaya? Dili na magbago ang akong kwan, sir. Ang akong testimonya, sir. Oh, so hindi na magbago? Okay, so kung hindi na magbago, ngayon bakit nagbago nung nagsalita si Nograles na wala akong tao na apat na napatay? Sige, kinaklaro ko lang mabuti para fair sa lahat. Walang pa tayong pinapanigan nito, wala tayong... Okay, para klaro lang igarba, para mabaliwanagan ang buong sabay ng Pilipino. Okay. Pero nung nag-testify si Nograles, sabi niya na wala siyang tao, nagbago yung mensahe mo na hindi pala yon sa tao ni Nograles. Okay. So, isa na yun doon, ha? Isa na yun sa point doon. Nung sinabi mo na ikaw ay bodyguard ni Paolo? Naging escort ni Paolo? Tama po ba? Dili, sir. Dili. Nikuyog lang ko mga pila kahiga yun, sir. Sumama lang daw. Hindi daw sa... May bodyguard ni Paolo, mga pulis, sir. Okay. Sabi daw niya, Mr. Chairman, hindi daw siya bodyguard ni Paolo. Sumasama lang daw sa ilang beses. Ilang beses. Oh. Pero sa salaysay mo, napapanood ko, sinabi mo na naging bodyguard ka, ano, nag-aaral siya, nag-escort ka sa kanya. Sabi mo nung bata pa siya, tama po ba? Oh, elementary pa sir, ilang bisis man lang yun sir, hindi ko na matandaan sir. Okay, elementary, may record po ako dito, pinadala mismo dito sa akin galing kay Paolo Duterte, na hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Nag-elementary po siya sa Philippine Women's College. University. So, nag-Ateneo lang po siya nag-Ateneo lang po si Paolo nung college na po siya. So, yung statement mo, yung pabago-bagong statement mo, maglisod ta ba? Maglisod ta nga patuo na to ang buong sambayan ng Pilipino ba? Kumbaga, sa Tagalog pa, mahirapan tayong papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino sa statement mo. Kasi pabago-bago eh. Maglisod ta nga patuo na to ang tibuok sa nasod na tinuod ang imong testimony kay pabago-bago man. Hindi mo na natatandaan yung mga statement mo yung una? Dili na usahay, sir, kay malimot na ko tungod sa kadaghan ng gihuna-huna na ako, sir. Sa daghan, kung sa'yo mong yung mga ipanguna-huna? Hold it. Translation, please. Otro, usa to, Edgar? Usa to, gisulti din mo? Hindi na niya kung usahay, sabi ko kung usahay, malimot na ko. Minsan daw, nakakalimot na daw siya.
Sa, na. Sa dami daw niyang iniisip na nakakalimutan na daw niya yung unang testimony niya. Naglibog na. Oh. Yung libog boss is confusion. Yung isa kalimutan. Gusto pong sa tuwa binisaya nga istorya gaya. Binisaya lang kanang, sir. Okay, sige, sige. Kinsay nagdala gyud siya mother eh. Doktor, kita-kita lang ko eh. Kana lang sir ang akong dili ko mo kan sir. Kay inabi ko nga istorya pa. Kinsay nagdala sa mother? Kana lang ang akong dili ka kan sir kay siyempre naman kung ikaw naman kung kinsay nagdala sa ako adder eh. Base ang iyang kinabuhi sir. Protektahan po na ako, sir. Ah, pero na'y nagdala sa imagre. Eh. Basta, usa lang ang nagkabas. Okay. Sabi niya, kahit tayo lang, sabi ka na. He just said, he cannot state who brought him here because he's also afraid for the safety of his life. Ang sabi ko, Mr. Chairman, atin-atin lang, binisaya na usapan, sino ba talaga ang nagdala sa iyo dito? Sige, kayo na lang mag-usap, hindi na kami sasali. Everybody, please cover your ears. Go ahead, just kidding. Are you okay? Okay ka ba, boss? Okay, sir. Okay, sir. Okay lang. Do you need to go to the bathroom or something? Okay lang, sir. Okay lang. Relax ka lang. Ito, gani, ano lang, kung ipahayag na to, ang atong, kung unsa imong gustong ipaabot sa taong bayan, ikuanin mo rin nga makatulong sa atua, anong maiambag mo dito sa investigasyon na ito, tatanggapin na pin. Pero yun lang, mahirap paniwalaan yung hindi kami basta-basta naniwala dito pagka paiba-iba yung kwento mo. Okay? Yes, sir. Okay. pwede mo bang sabihin yung tao na nagdala sa'yo rito? Ako, sir, hindi. Hindi, sir, hindi. Ha? Dahil sa proteksyon sa buhay niya, sir. Ah, okay. Nandito ba sa aming lahat dito? Wala, sir, wala, sir. Wala, sir, wala. Ah, wala, wala. Pwede ka bang tumingin sa likod mo, sa gilid mo dito? Tanaw ka, kung naabad niya, pwede mong tingnan kung nandyan ba yung tao na nagdala sa iyo? Wala, sir, wala. Ah, wala dito. Okay, yun lang yun ang gusto kong malaman na walang wala dito yung tao na nagdala sa iyo. Okay. May kwento ba siya sa iyo? Anong sasabihin mo? Tinuruan ka ba kung ano sasabihin mo rito sa mga sagot na sa mga tanong na isasagot mo? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Sa iyo lang. Wala nang tudlo sa ako, sir, kung dili lang ako lang mismo, sir. Okay, so kung walang nagtuturo sa iyo, kung ikaw lang mismo, okay. Dapat consistent yung statement mo. Ganito kasi yan eh. In a cross-examination like this, okay, in a cross-examination like this, okay, kung ikaw ang nagtestimony sa sarili mo, hindi mo pwedeng makalimutan dahil nandyan sa puso mo yan at sa kaisipan mo. Okay? Kung walang nagtuturo sa iyo, kung walang nagtuturo sa iyo na tao o no ibang tao na ikukuts ka, imposibleng makalimutan mo kung ano yung testimony mo galing sa puso mo at sa isipan mo. Okay? Oh, kasi ganun ako magtanong eh. Malalaman ko ang tao na may nagturo o wala. So, because of your testimony, paiba-iba siya. So, iniisip ko talaga na may nagkukot sa'yo, may nagtuturo sa iyo. Especially, nung una mong pag-appear dito sa Senado, ang statement mo, pag dinig namin, gulat ang lahat. Ah, galing ng statement. Pag ngayon, ng itong pangalawa, lahat ng mga statement mo, salungat doon sa mga statement mo nung una. So, kaya kita tinatanong, ang unang pasok ko kanina, paano ba natin paniwalaan ang isang tao, sa kanyang testimony? O, siyempre, di ba magsasabi ng totoo, pagpapago-bago ang testimony, hindi basta-basta paniwalaan. So, ingunana, Igar, no? Ako man sa una, nakaagi ko ingunana sa imong pwesto, nakaagi ko ingunana eh.
So kung papago-bago ang testimony ni mo, dili yung kapaniwalaan. Okay, kasabot na ka? Kasabot na ko, sir. Oh, ingon na kinahanglan jud nga kung yan ay galing sa puso mo, galing sa isipan mo dahil gusto mong isiwalat ang nasa puso mo, yung mga ginagawa mo, hindi mo pwedeng makalimutan yun. So I'm sure na may nagturo sa iyo. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. Does the witness have an answer? May sagot ka ba doon? Wala na, sir. So nag-agree ka na kung nasa puso mo at nasa isipan mo, hindi magbabago. Okay, right? I just for the record, Senator Zubiri, please behave yourself for the moment. I want to say something about Senator Pacquiao. If we had more lawyers like Attorney Pacquiao, this country would be a lot better. Yes, sir. Okay. I want to say something about Senator Pacquiao. If we had more lawyers like Attorney Pacquiao, this country would be a lot better. Yes, sir. Okay. We shall now have Senator De Lima for your 10 minutes. Thank you, Senator Pacquiao. Very prescient. Thank you, Mr. Chair. Meron lang akong mga ilan na mga ipapaklarify po sa inyo. So, pwede mo bang kumpirmahin yung sinabi ko po kanina na meron kayong pinakiusapan na tao para makontak ako bago kayo nag-ano dito? Di ho ba? Oo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Tapos, pwede ho bang pakikumpirma rin na pinuntahan kita sa safe house mo noong September 2? Opo, ma'am. And then, nung sa September 2, sa safe house na yan, in-interview po kita. Opo, ma'am. Doon ba sa pag-interview ko po sa inyo, tinuruan ko ba yung mga isasagot mo? Wala, ma'am. Wala. Excuse me, ma'am. Just to clarify, ano raw hong year kayo nakita? This year? Last year? September 2, ngayong taon? Ngayong taon, sir. September 2, kamakailan lang. September 2? Yes, September 2, 2016. Pwede mo rin bang pakikumpirmahin na noong September 2, yun lamang yung pangalawang beses po kita nakita at nakausap? Opo, ma'am. Yung pumero, ma'am, yung doon sa DOJ. Okay. Beses lang, ma'am. Isang beses. Nung dumulog... Anong taon yun? 15. 2015 ba o 2014? Parang ganyan, ma'am. Oo. Okay. Ano yung ganyan? Basta hindi ko masusure yung pagkita na namin, 14. Nakita mo si Senator De Lima, hindi mo maalala kung anong taon? Ang dami yung sinabi ni Senator Pacquiao. Mr. Chair, yes. Kaya ko tinatanong ko kasi ako po mismo, hindi rin po ako sigurado if it was 2014 or 2015. Sa dami po ng mga nakakausap ko dati, I could not remember really. Sa aking palagay lang po, o sa aking pagkakaalala, it's either late part of 2014 o early part of 2015. Kaya linilinaw ko rin po sa inyo, mukhang hindi rin po kayo sigurado kung kailan talaga po kayo unang dumulog. Because I have not checked the records of the WPP at this point. Kung kailan talaga siya nag-walk in, pero ang pinapa-confirm ko po sa inyo na nag-meet po tayo noon nung una kayong dumulog sa WPP. Opo, ma'am. Okay. Nag-usap po tayo ng konti. Oh, madali lang, ma'am. Madali lang. Madali lang. Oh. Although sa pag-usap natin ng konti noon, nabanggit mo nga na meron kang mga alam, marami kang alam tungkol sa DDS dahil dati kang DDS hitman. Opo, ma'am. Di ba? So pangalawa lang tayo nagkita nung September 2 ngayong taon nung pinuntahan na ako, nung inutusan mo na kausapin ako para dahil gusto mo rin akong makausap. Opo, ma'am. September 2 yun. Opo, ma'am. In-interview po kita.
Opo, ma'am. Pero diniktahan ho ba kita kung anong mga sasabihin mo dito o kung kailan, ngayon o saan? Meron ho ba ako sa iyo mga dinikta na mga detalye? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Okay. Now, dun naman po sa... At sinabi niyo rin po nung last hearing na umalis nga po kayo ng WPP. Bago niyo ako pinapuntahan, di ho ba? Oo, ma'am. Nung August 29, tapos September 2 tayo, nagkita talaga. Opo, ma'am. So, kailan kayo umalis ng WPP? Bago o pagkatapos ng eleksyon? Hindi pa natapos ang eleksyon, ma'am. Pumunta na kayo, umalis na kayo ng WPP? Opo, ma'am. Malayo pa ba yung eleksyon noon o malapit na yung eleksyon? Malapit na, ma'am. Bakit po kayo umalis? Ang pag-alis niyo ba, kusa? Kusa akong lumabas, ma'am. Ng WPP? Ng WPP, ma'am. Bakit po kayo lumabas ng kusa sa WPP? Kasi natatakot na ako, ma'am. Baka nila ako bunutin doon. Baka ako patayin. Bakit ka na, natatakot? Baka ako patayin, ma'am. Bakit nga po? Bakit kailangan mong umalis nung malapit na yung eleksyon? Alam ko naman nga mananalo si Duterte, ma'am. Kaya kailangan ko na magpakalayo-layo, ma'am. Okay. Now, sinabi niyo rin po sa akin nung in-interview na kita nung September 2, hindi lang ako masyadong sigurado kung nasabi mo rin yan dito nung last hearing, na pag-alis mo ng kusa sa WPP, nagpalipat-lipat ka na. Opo, ma'am. Ibig sabihin, meron sa'yo mga nagkup-kup. Palipat-lipat po kayo pagkatapos nung pag-alis nyo ng WPP. Di ho ba? Opo, ma'am. Kung tatanungin ko po ikaw ngayon, kung pwede mong sabihin sa amin o isiwalat sa amin kung sino yung mga tao na yan na mga nagkup-kup sa'yo mula nung umalis kayo ng WPP, masasabi mo ba sa amin? Hindi ko lang isasabi, ma'am, dahil yung buhay nila, ma'am. Bakit? So, ayaw mo. Kung pilitin po kayo ngayon ng committee, nasasabi sa inyo? Hindi talaga ako, ma'am. Kasi tinulungan nila ako. Kung ikaw naman, ma'am, ikaw nagtulong sa akin, ikaw naman ang ituturo ko, ma'am. So, ano mangyayari sa buhay mo? Ulitin lang ho natin. So, paiba-iba yung mga kumupkup sa'yo, hindi lang isang tao. Opo, ma'am. Paiba-iba. Hanggang sa inutusan mo nga nung na ikontakin ako dahil gusto mo nga ako na makausap. Ganun Opo, ba yun? Opo, ma'am. Balik naman po tayo dun sa mga... Excuse me, I just want to clarify. Kinontak mo yung kaibigan mo para kontakin si Senator De Lima. Tama ba yan? Opo, sir. Hindi ka tinawagan ng kaibigan mo hindi, para kontakin si Senator De Lima. Hindi, sir, hindi. So, ikaw ang kumontak. Akala ka ba sabi mo nung nakaraang hearing, wala kang cellphone? Ay, wala akong cellphone yun, sir. Yung, paano mo nakontak? Yung asawa ko ang may cellphone, sir. Hindi man ako marunong, sir. Hindi nga ako marunong kung mag-text. Hindi tana. Kaya wala akong cellphone, sir. Yung asawa ko talaga ang umahawak ng cellphone, sir. Hindi ka marunong gumamit ng cellphone? Hindi, sir. Hindi marunong. Tinuturo marunong kang bumaril ng 45? Hindi ka marunong gumamit ng cellphone? Hindi, sir. Hindi talaga, sir. Paano ka nakukontak ng mga kasama mo, yung pinupuntahan mo? Sa asawa mo rin? Asawa ko, sir. Yung cellphone, tulungan na kita para malinaw ang story. Yung asawa ko, sir. Asawa mo? Sige. Ang dami sinabi mo kasi importante yung tinatanong ko sa'yo. Opo, yung sinabi niyo pong asawa ho ba talaga? Legal ho ba kayong kasal? Hindi. Live-in partner ko lang, ma'am. Live-in partner. Siguro naman ayaw mo na munang sabihin kung sino yung live-in partner mo ngayon? Hindi, sir. Hindi, ma'am. Kaya wala man yung alam. Kinala asawa? Meron, sir. Nagkahiwalay kami. Kailan kayo naghiwalay? Basta yung panagsama namin, sir. Naghiwalay ba kayo dahil sa ginagawa mong trabaho? Hindi pa, sir. Alam ba nung asawa mo na ginagawa mo yan? Hindi, sir, hindi. Itong live-in partner mo, alam niya yung ginagawa mo? Hindi, sir, hindi. Napapapatay ka ng tao?
Hindi, sir. Dito na nalaman niya yung pagpunta ko sa MBI, sir. Merong in between yung nagre-relay, di ba? Pakilinaw po, pakilinaw. Edgar, sabi mo, hindi ka marunong gumamit ng cellphone. Lahat ng contact na mga kasamahan mo sa DDS, sabi mo, dumadaan sa asawa mo. Pero sabi mo, hindi naman alam ng asawa mo yung ginagawa mo. Paano mo mapagtutugma yung dalawa na yon? Hindi man, sir, kay hindi man na kuan yung kung may nagtatawag sa akin, sir, wala namang contact yung mga DDSer sa akin, sir. Wala naman. Unang-una po, pakiano, tama ho ba yung pagkakatanong po ni Senator Lacson na lahat na mga pagpapagawa sa'yo ay dumadaan sa asawa nyo o doon sa live-in partner nyo? Ganun ho ba yung tanong nyo, Senator Lacson? Hindi po. Kung ang contact ay sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng cellphone, sigurado dadaan sa misis ninyo o sa live-in partner ninyo kasi hindi kayo marunong gumamit ng cellphone. Yes, sir. Yun ang context ng aking tanong. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman kasi po, pwede naman iba, personal yes. na contact ninyo doon yes. sa mga kasamahan, di ba? Oh, sir. Okay. Po, sir. Just permission. This is a very important point. With the permission of Senator Delina. Go ahead. Paano ka kinokontakt pag papatay kayo? 50 to 1,000 ang sinabi mo kasama ka. Hindi naman ako kinukontak, sir. Pupunta naman ka ng opisina, sir. Minsan lang tinatawagan ako. Hindi pa yun alam namin na meron kaming papatayin. Wala naman ganyan, sir. Pero, siyempre, tingin may lakad, tatawagan ka, o pupuntahan ka, o papadala ka na sulat, o gano'n yan, sir, pinupuntahan man ako ng sasakyan, sir. Kinukuha ako sa bahay. Yan, may mga sakyanan man sila. Kumpleto naman ang sakyanan. Kinukuha man ako ng bahay, sir. Sino yung dumadaan sa asawa mo? Yung? Ano yung dumadaan sa asawa mo mga mensahe? Kung mutawag si Arthur Lascanya, sir. Yan lang ang... Si Arthur lang ang nakakatawag sa asawa mo? Oh, yes, sir. Wala nang iba? Wala nang iba, sir. Eh, yung contact mo? Yung dito naman, yan lang ang yung nagtulong sa amin. Yan ang meron akong kwan, sir. Yung tumulong sa inyo kay Senator De Lima para makontak? Yes, sir. Nasa taga-gobyerno ba yan? Hindi, sir. Hindi, sir. Dati ba nagtrabaho sa gobyerno yan? Hindi, sir. O paano niya nakukontak si Senator De Lima? Isang kwan, sir. Isang pare, sir. Pare siya? Okay. Pare siya. Okay. Okay, thank you. Pero siyempre, hindi mo pwedeng sabihin po ang pangalan. Yes, sir. Okay. Tungkol naman po sa tinatanong sa inyo kanina ni Senator Trillanes na yung mga, yung pag-umpisa nyo nga po na pumasok sa city government nung re-recruit kayo nung 1988 at sinasabi nyo, job order lang kayo. Meron ho ba kayong katibayan na job order kayo? Yes, ma'am. Meron akong katibayan, ma'am. Nasaan po? Nandoon man sa... Iniwan ko sa kwarto, ma'am. Doon. Sa baba, ma'am. So, pwede po sigurong ipakuha? Opo, ma'am. Yung mga... Ano mo? So, meron kang pwede... Ano yung ano mo? Yung yung proof ho na nasa na job order siya. So, meron kayo katibayan na may job order kayo? Nakapapel? Meron, sir. Can we ask the witness job to... Job order para pumatay ng tao? Hindi, sir. Hindi yung sa City Hall, sir. Ha? Yung sa City Hall, sir. Yung the nature of his... yung job order, sir. Yung employment sa City Hall. Nung re-recruit siya. Kasi kanina sabi ninyo, may trabaho tayo. O di job order yun. Di ba? Kaya linawin natin dahil ito masailan. So yung job order refers to yung trabaho mo sa position mo. Yes, appointment sir. Ba yun? O ano yun? Yung job order ko rin sa, kwan sir, yung sa City Hall, sir. Tungkol sa? Sa trabaho na ako. Ano ang trabaho yun? Ang linagay dyan is CSU kung Cyber Security Unit, sir. Again, please? CSU, sir, CSU. Cyber Security Unit. Oh. He testified on that na po during the last hearing. Yeah, I know. I was about to ask that. So, 3,000 ang bayad sa'yo doon, di ba? O 5,000? 5,000 yung sahod namin, sir. Thank you.
So, paki-submit na lang po, pwede ho natin ipabigay sa committee yung sinasabi mong dokumento na nagpapatunay na meron kayo o nasa job order kayo ng City Hall ng Davao. Yes, sir. Pero nasabi niyo ho last time na actually, ano kayo? Ghost employees. Opa, yan ma'am ang... Bakit ho sinasabi mong ghost employees kayo? Kasi yung kasamahan mo dyan sa... Hindi naman trabaho kami, na yan na pagpatay. Hindi naman kami nag-duty, ma'am. Para ghost employee yan, ma'am. Hindi man nag-duty ka sa City Hall na magbabantay ka. Yung anong ang trabaho ng CEC, ma'am, magbantay ka ng property ng government. Patatulad ng palingki, terminal, ganyan. Pero sa amin, hindi, ma'am. Bakit? Ano pa ginagawa niyo? Iba talaga ang trabaho namin, ma'am. At yan lang ang... At yung trabaho ninyo ay... Pumapatay ng tao, ma'am. Ganyan, ma'am. So talaga yun ang job order, ma'am. Wala kang trabaho. Dahil, alam mo yung trabaho ng Civil Security Unit, magbantay ng palengke, magbantay ng pag-aari ng munisipyo. So pag sinabi mo ang job order, may project, may trabaho. No, job order contract, J.O. J.O. po yan, J.O. That's contractual... Dapat wala naman siyang ginagawa kundi magpatay. Kaya nga po. That's why I'm asking him kasi ganun ho ba kayo lahat doon job order? Ikaw mismo o ikaw lang ang job order? Dami kami, ma'am. Dami kami. Mga rebel returnees. Ah, so yung mga rebel returnees, meron din silang job order? Opo, ma'am. Lahat po sila? Opo, ma'am. Kung yun lang dapat yung ano yung alam mo ho ha, wag mo kayong mag-aalo na hindi niyo. Mga kasamahan ko, mga rebel returnees, may job order talaga. Okay. Wala kaming kuan, ma'am. Nasabi niyo rin po nung last hearing at yun din ho yung sinabi niyo nung in-interview kita nung September 2 nung tinanong po kayo ilan na ba yung mga pinapatay ninyo at ilan doon sa mga pinapatay ninyo ay ikaw mismo ang may kagagawan. Na ang pagkakaalala ko po yung sagot nyo, yung pagpapapatay namin, halos umabot ng 1,000 total. Total na, ma'am. Sa pagkakaalam nyo. Oh, sa pagkakaalam ko, ma'am. Pero yung ikaw mismo ang gumagawa. Kasi yung 1,000 na yon more or less, ay yung, ang pagkakaintindi ko po sa sagot nyo, ay grupo kayo na gumagawa. Grupo kayo na gumagawa. Oh, yung grupo, ma'am, yung grupo. Kaya hindi man ka makakilos hindi na... naman lahat, syempre, ikaw mismo ang tumitira. Hindi, ma'am. Grupo, at ma'am. Ang sabi nyo nga po, 50 more or less yung pagkakatanda mo na ikaw mismo. Opo, ma'am. Now, dun ho ba sa mga pinatay ninyo na more or less 1,000, kasama na rin yung 50 na ikaw mismo. Ano ho ba yung mas marami doon? Yung kilala nyo yung pangalan o kilala nyo yung mga biktima o yung hindi nyo kilala? Yung hindi kilala, ma'am. Hindi kilala, ma'am. So tama bang sabihin na di hamak na mas marami o nakakarami na yung mga pinapatay nyo ay hindi nyo kilala o walang pangalan na binibigay? Opo, ma'am. Pero may ilan-ilan nga ko yung mga binanggit during the last hearing, tsaka inulit nyo ngayon na mga medyo kilala naman. Dahil nandyan si Sally MacDoom, nandyan yung Richard King, pero hindi naman pala kayo ang pumatay doon. Pinaaamin lang sa'yo. Yung nandun yung mga sinabi nyo, inakyat nyo sa bahay, na nadamay yung tatlo. At nandyan din yung sinasabi mo na mga supposed to be bodyguard ni Nograles, pero clarify mo na hindi naman pala sila mga bodyguard ni Nograles dahil parang yun yung parang dinetail baka mo yun nila Palparan at ni Matiliano kay Nograles? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, pero kilala niyo ba yung mga pangalan nun? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Parang okay. Hindi taga Davao, ma'am. So kung karamihan walang pangalan, di nyo kilala. Opo, ma'am. Hindi kilala, ma'am. And then, yung sinasabi nyo rin po na may iba-ibang uri ng pagpatay o yung iba-ibang uri ng pagsagawa nyo ng operations. Dahil sinasabi nyo, meron mang inaabdak muna bago pinapatay. Opo, ma'am. Opo. Meron din hong diretso ng pinapatay. Meron, ma'am. At saan po sila mga pinapatay? Pag diretso nyo nang pinapatay?
doon lang sa mga area, ma'am, tulad ng example, San Pedro, kung diretso binabaril, yan, yung subject na yan. Diretso silang mga binabaril? Opo, ma'am. Sa lansangan, sa ang mga lugar? Yun, sa tulad sa Yangorin, San Pedro, Magallanes, ganyan, ma'am. Yung mga barangay yung mga binanggit mo? Ma'am. Pero saan mismo? Mga nasa bahay ba sila? Nasa lahat sila ng bahay? Sa labas ng bahay? O nasa mga mall ba sila? Pag pinapatay nyo sila? Nandoon sa labas, ma'am. Sa downtown, ma'am. Sa labas? Sa labas, ma'am. At meron din nga kayong binanggit na meron din kayong pinasok sa bahay? Opo, ma'am. Sa pagkakatanda nyo, ilang beses yung ganong operation na pinasok nyo sa bahay yung papatayin nyo? Yung pinasok ko yan, ma'am, yan lang talaga ang pinasok ko sa bahay. So, yung kasama ko si Medina. Isang insidente lang yon. Opo, ma'am. Ano uli yung insidente na yon? Yung 2013, yung pinasok namin yung kagalit ni Paulo doon sa Dika Home. Pinapatay niya at kami ni Medina, ma'am. Kami ni Medina, inakyat namin yung bahay, yung naglalaro ng tungits, ma'am. Isa lang katao ang project yan, ma'am, nasama yung dalawa. Kaya nagkonsensya ako doon. Sino po ba yung nagdidesisyon kung paano patayin yung mga dapat ninyong patayin ayon sa utos? Sino nagdidesisyon kung ipapacking tape ba? Imamasking tape, yung sinasabi nyo, chinachap-chap. Kayo ho ba? Nagpumapatay na nag-aano kayo ng sumasakay kayo sa motorsiklo? Opo, ma'am. Yung kasama ko mga pulis. Yung ride and intend din, ma'am. Hmm. Yan. O, yung pulis talaga yung kasama, ma'am. Yung talaga, yung nag-drive. Ako naman ang tumitira. Ganyan yan, ma'am. Yung naka-civilian nga pulis din. Walang civilian na kakaako yan nga. Pumupunta doon nga. Bumabaril, lumalapit na mga barangay. Walang sino mga nagtuturo ng mga biktima? Yung natuturo, ma'am, mga barangay captain. Ganyan sa Davao, ma'am. So, yung mga sa rebel returnees, sino po ang mga nag-aano sa kanila? Sino nag-uutos sa kanila? Nahati man kami, ma'am. Yung iba, si SPO4 Sunny Boy Nabuntura, retired na, ma'am. Mga tao na yung iba. Yung iba naman, Kang Arthur Las Cañas, ma'am, SPO4. So, iba-iba rin po yan? Iba-iba yan, ma'am. And yung nung last hearing po, yung parang dinescribe nyo rin, yung general operating procedure ninyo, yung parang sinasabi mo kasi na ang talagang nag-uutos ng mga pagpapatay na yan ay si mismong si Mayor Duterte. Pero inaamin mo naman kapag tinatanong ka ng iba na ang talagang nagsasabi niyan is si Las Cañas. Si Las Cañas, ma'am. Ilan naman lang ang inuutos ni Mayor Duterte, ma'am. Talagang si Las Cañas talaga, ma'am. Las Cañas. Para silang magkapatid, si Las Cañas talaga ang nagkukuha ng peace and order ng Davao, sir. Ma'am. So, paano po tayo makakasiguro? Excuse me, the time is up, but you have points, so you can go ahead and continue for about thank you, Mr. Two Chair. Minutes. Thank you, Mr. Chair. So, paano po kayo nakakasiguro at paano po kami maniniwala po sa inyo na yung mga sinasabi ni Las Cañas na yan, pinapapatay ni Mayor, na sabi nyo naman ay si Las Cañas naman talaga ang nagsasabi sa inyo. Meron akong ipoprove, ma'am. Yung nahuli namin si June Barsabal, isang religious group, yung siya talaga ang parang nadadala ng mga tao, yung parang yung mga tao niya nag-i-squat ng mga lupa, ma'am. O ano naman tungkol kay Barsabal, ma'am? Barsabal. At kailan ho yan? Parang 93, ma'am. 93. O ano po yun tungkol sa kanya? Yung nahuli namin si Barsabal, dinala namin kang mayor. Hinampas pa nga ng gold, naubos yung ngipin niya, ma'am. Ayun yung sinasabi mo nung last time, mm-hmm, ma'am. Na dinala sa kanya. Oo, dinala sa kanya, ma'am. At pinatay rin.
Pinatay, ma'am. Sino ba pumatay doon? Kami na, ma'am. Sila Arthur Las Cañas, ma'am. Pero dinala muna kay Mayor? Dinala muna, ma'am. Sa golf course? Sa golf course. Sa Matina, ma'am. Alam niyo ba kung bakit pinapatay si Barzabal? Limang mayor ang... tatlong mayor, ma'am, ang nag... parang nagkuhang kang Mayor Duterte. Ito naman si Mayor Orencia, si Mayor Ubinsa, si Mayor Antalan, ma'am. Ika-apat si Mayor. Ay, lima, ma'am. Si Philip Go ng Lager, ma'am, ng Davao Oriental. My time is up. Yes, just to clarify, ano ba yung mga taong sinasabi mo, yung tatlong yan? Ano yan, nagpapatay sila? Yun ang nag-utos, ma'am. Si Mayor Antalan nag-utos? Oo, yung apat nga mayor. Nadagdagan apat ngayon nag-utos, apat na ngayon? Apat nga mayor, ma'am. Oh, sir, apat nga mayor yan. Ay, sumusunod ko pa rin. Para nagkuhan sila, sumusunod ko, sir. Thank you, Senator. I'm sorry, but it is the anniversary of our good friend, Senator Soto. So, pasensya na kung nagmamadali ako, Mr. Chairman. 47th wedding anniversary namin ngayon, kaya lang hindi ko mapalampas yung hearing mo. I am really surprised that you lasted 47 years. I know that for a fact, Mr. Chairman, na 47 years na nagtitiis yung asawa ko sa akin. All right. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Doon sa mga question and answers kanina pa, pasensya na, pero I think it added to my confusion. Dahil medyo yun nga, iba-iba yung sagot. Saka nalilito ko tuwing ginagamit mo yung word na parang. Parang is very difficult to translate. Medyo, ano yan hindi bali na. Ano na yan? Komentaryo ko na lang yan. Meron lang ako mga lilinawin, no, para mawala yung confusion ko. June 11, 1959 ka pinanganak. Kailan pinugutan ng ulo yung father mo? 27, sir. September 1977. Oo, sir. So, noong 1982 hanggang 1988, pumasok ang CAFGU. Na sabi niyo wala pa lang CAFGU, si HDF ngayon, sabi mo. Nasabi mo dati, no? So, chinek nila yung CAFGU, sabi ng CAFGU, wala ka doon, walang pangalan mo doon. Ngayon, chinek yung CHDF, sabi ng Public Affairs Army Chief Colonel Howe, wala raw records mo sa CHDF. Puntahan lang yung barangay namin, sir. Sa barangay Tamayong, talagang nakakilala yung mga tao doon lahat sa akin, sir. Sige, pati-check din ulit natin. Oo, yung barangay Tamayong, sir, talaga. Dinadagdag ko sa pagpapalinaw sana eh. Oo, sir, oo, sir. Pero yun nga ang binigay ng Philippine Army na sagot eh, no? Okay. Pagpapalinaw lang ho tayo, Dr. Soto, with your permission. Sinong barangay captain ang nagbibigay siya ng sound? Noong barangay captain noon, si retired na ma'am. Retired na siya, yung barangay captain. Sino yun? Si Porfiria Lopez. Sina? Porfiria Lopez. Porfiriano? Porfiria Lopez, babae man. Porfiriana? Porfiria. Porfiria Lopez Duque Lopez. Lopez Porfiria Lopez. Barangay ng buhay pa ba yun? Buhay pa? Buhay pa, matanda na, sir. Matanda. Barangay ng anong municipality yun? Barangay Tamayong, Calinan, Davao City. Anong municipality? Calinan. Hindi. Tamayong, Calinan, Davao City. Davao City. Okay. All right. Anyway, yun nga sinabi ng army just a few minutes ago. Ngayon, sabi mo, noong 1988, umalis ka na doon. Naimbita ka or sumama ka for whatever reason, nabuo nyo na yung sinabi mo, Lambada Boys. Opo, sir. 1988, ano? Yung Lambada, 1990, sa USA, nung maging Billboard Hot 100, saan galing yung Lambada sa parang Davao? Sa sounds man siguro yun, sir, sa music kinuha nila. Kung ano, wala pa noong 1988 eh. Para, hindi ko na alam, basta ganyan lang ang pagka. Lambada Boys, oh. Yung tinawag. Baka Lambada Boys, hindi. hindi, wala pa po eh. Ang Lambada, Billboard Hot 100, 1990 sa USA. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso cellphone, wala pang social media masyado. So nakarating sa Pilipinas ang Lambada.
early 90s na. Basta sila mo lang ang pangalan sa amin, sir. Kaya nalilito ko kung paano naging Lambada Boys kayo. Sila man ang pangalan sa amin. Baka sila nag-invento ng Lambada, ano, na sayaw, ano? O kaya ng kanta. Anyway, isa pa doon sa mga nakakalito sa akin. Kanina, bodyguards ni Nograles, sabi mo apat. Kinuha nyo, pinatay. Ngayon, sinabi mo, hindi. Mga tauhan ni Palparan at saka ni Matiliano na nakadetail kay Nograles. Pag dinetail, ano ibig sabihin nun? Di ba bodyguard? Correct. Mike. Basta ang pagkaalam ko, sir, yung linagay ka, dinetail ka, bodyguard ka. Parang suportayan kang Nograles yung mga tao na yan ni Parparan at saka ni Matiliano, sir. Eh kaya nga, sabi nila Nograles, wala naman daw silang mga bodyguards na namatay. Eh, o mga tauhan, wala namang sinabi mga tauhan eh, na nawala na namatay. Pero kung detail dyan ni Palparan at ni Matiliano, ang ibig sabihin niyan, either Philippine Army yan, or PNP. Kung Matiliano, PNP. Kung Palparan, Army. Magwawala ang Army o ang PNP pag meron silang apat na nawala. Ano, kaya, yon, isa pa nakadagdag sa kalituhan ko yun. Lalo na ako nalito ngayon dahil sinasabi mo na hindi pala tauhan ni Nograles, pero nakadetail kay Nograles. Yun na rin yun. Hindi po ba? Dinalaman ito nila ni Arthur Lascaña sa beach ni Mayor Antalan. Doon na dinala. Kinarga na ng van. Oo nga, hindi. Doon ako mo malaman yung identity. Doon na ako nakaabang. So, hindi mo alam. Sinabi lang sa'yo. Sinabi ni Arthur Lascañas. Just a moment, Senator Lacson. Yeah. Yung sinabi mong apat, lalaki lahat yun? Isang babae, sir. Isang babae? Isang babae. Ano, yung babae, yung ex, yung barangay captain? Parang ex, sir. Parang ex. Barangay ang captain. Detail? Oo, hindi yung... Yung dalawang general? Ewan ko lang bakit nasama yung babae, sir. Kasi paano ma-detail? Hindi nila tao yun, kasi barangay. Parang yung babae, parang guide siguro sa kanila yung sa mga lalaki, sige, sir. Thank you, Mr. Chairman. Parang lalo ako nalilito. sige, forward na ako. Yung kay Richard King. Sabi ni Congressman Roque, attorney siya, nung pamilya ni Richard King, identified na raw yung assailant at saka mastermind eh. At may mga kasong pending. Paano? Pero ina-attribute mo kay... Ako man lang ang pinupulgay dyan, sir. Oo nga, pero pina-attribute mo kay Pao, kay ano, kay Vice Mayor. Di ba? Sabi mo basta, nung uli... yung pagkarinig ko lang, mga usap-usapan lang yung mga tao, sir. Mabigat po yung nakarinig ko lang. Mabigat po yun. Narinig ko lang yun, sir. Ngayon, sumunod. Yung Rappler report, may report kanina na sinabi Senator Lacson, lumabas sa Rappler. Yung Rappler po, isang, ano po yun, isang internet or social media entity, no? News, ano po yan. Meron pong nagpa-file ng complaint ngayon na inambus mo at binaril mo raw, na-identify ka nung huling ano. Relevant po ito nung sa pagkakabanggit nyo nung sa date eh. Kasi yung tinatanong kanina ni Senator De Lima, kailan ka ba talaga nagpunta sa kay Senator De Lima? 2014 o 2015? September 1 ako dumating dito ng Maynila. September 1. Sa Maynila. Kailang? 2014, September 1. Nagpunta ka kay Senator De Lima? Opo. Sino doon ako sumurinder sa... Juan, sa DOJ din, sa mga gwardiya. Saan po? Sa DOJ? Opo. Tapos yung mga gwardiya sa labas, security guard, gano'n? Oh, security guard, kinuha naman ako papasok. So, September 1, 2014. May record nito doon? Meron, kaya dinala naman ako sa MBI.
Tapos? Doon ako nagsalaysay yung torture ko. Uh-huh. Tinorture ako ng mga polis. So from 2014 to 2016, confined ka ngayon doon? Hindi ka na lumabas? Lumabas na ako, sir. Ha? Lumabas na ako, sir. Lumabas ka? Lumabas na ako, sir. Hindi. Nung pagkatapos mo magsalaysay, nasabi mo, tinorture ka ng mga polis. Nagpapile ka ng complaint. Nandoon ako sa kwan, sir. Nandoon ako sa TS namin. Saan? Sa TS. Yung safe house. Ay, yung safe house nung DOJ? Oo. Oh. Okay. Opo. Bali, tinanggap ka na sa WPP. Opo. Sa Witness Protection Program. So, hindi ka na umalis doon? Hindi na, sir. Kasi October 23, 2014 yung sinasabi na inambos mo siya eh. Nabuhay yung binaril niyo eh. Nandito na ako? Paano ko ba? Oo. Oo, nandito na ako. Anyway, it will be his word against yours. May record yan sa MBI. May record yan, sir, sa MBI. Yun na nga, ma-check naman natin yan. Ano? So, habang nandudong ka, from 2014 to 2016, dalawang taon, naibigay mo na yung ano mo, bakit hindi nag-file ng kaso? Walang nangyari. Ang DOJ. Na. Kaya nga, sir, walang nangyari. Naghihintay. Laban ako sa DDS o kay President Duterte, ba't hindi nag-file ng kaso? Siguro, baka busy sila kung ano. Dalawang taon? Hinihintay ko lang. Hinihintay ko lang makuhan yung kaso ko. Ha? Dalawang taon? Busy? 2014 to 2016, hanggang umalis ka eh. Yan ang pag-isip ko lang, sir. Eh, kasi o, pero walang nga sasabi sa'yo doon sa WPP, sa safe house mo, dalawang taon ka ron. Hindi ka man lang nagtatanong, ano ang iyayari sa kaso natin? Wala naman lang, sir. Naghihintay naman lang akong tatawagin ako, sir. So, can the NBI confirm that he was there the whole time? From the time that he complained in September 1, 2014 to he said he left in April of 2016. Or May, first week of May. Dahil sabi mo, before election eh. Excuse me, Director Lavin? Yes, sir. Can you confirm that? Your Honor, he was there only on September 4 when we took his statement. After which he went September back 4, to... ano? September 4, 2014. 2014, Your Honor. Hindi September 1. No, Your Honor. We took his statement September 4, 2014. After which he went back to WPP, Your Honor. He was not under the custody of the NBI, Your Honor. So you have no knowledge of whether he left WPP for whatever reason? Sino that's, makakaalam nun? That's correct, Your Honor. The WPP, Your Honor. The WPP. Yes, Your perhaps, Honor. Perhaps, Mr. Chair, we can get the records. Ano? And then, isa na lang, para makabawas dun sa kalituhan ko. Sa mga excuse me, para malito rin ako. Nalito rin ako eh. NBI... Doon muna siya nagpunta. Dinala siya from DOJ to NBI. Is that correct? Your Honor, he was referred by the DOJ to NBI regarding his complaint against the policeman, on Your Honor. On September 4. Complaints in Davao against the policeman in Davao. Yes, tama yun, ano? Yes, Your Honor. Mr. Matubato, September 1 ka nagpunta sa DOJ? Opo, sir. From September 1 to September 4, saan ka? Basta dinala ako sa NBI. Kailan? The same day? Porna, sir. September, yung tatlong araw, saan ka? Doon sa, muna sa safe house, sir. Nilagay nila ako. Nilagay ka na kagad sa safe house? Noong September 1? Just one question lang, ano? Saan yung WWP na pinagdala sa'yo? WPP? Sorry, hino na ako eh. Yung... hindi man ako... Wow. Hindi ako marunong mag-wan, sir. O kung ano yan, o basta... Pasensya na po kayo because we have to remember that under the WPP law, these are confidential matters. Hindi yung basta-basta yan din di-disclose ang mga safe houses na yan. It would defeat the very purpose of WPP. I know that. I was just trying to be, to find out whether the credibility of the witness can be tested if he recalls and if he's savvy enough. Kahit na grade 1, kahit na grade 3, kahit ano pang grade, you can see Senator Pacquiao is very savvy. And kahit na hindi ka nakatapos, you are savvy enough. I just wanted to make sure. Of course,
ang sagot, ang dapat mo sana isinagot doon kung talaga kuhan is, without waiting for Senator De Lima, is hindi ko pwede sabihin dahil WPPN eh. Pero alam ko rin naman, ililipat naman yung safe house. Dahil kundi, mabibisto lahat yung mga tinatago safe house. Alright, just one, go ahead, answer. Go ahead, sir. Go ahead. Okay, just one small detail. Yung asawa ninyo, kailan kayo unang kinasal doon sa asawa ninyo? Minyo, 1990, sir. 1990? Wala, yun 89, naman. 89, sir, kinasal ako ng asawa ko. 1989, kinasal ka sa asawa mo. Tapos naghiwalay kayo? Naghiwalay kami, sir. Yung nagkaroon ka ng kalibin? Oh, dalawang beses, sir. Yun na nga, tinasabi ko sa kanila. Dalawang beses, ano? Dalawang iba beses, yung ngayon. Yung ngayon, walang kaalam-alam sa trabaho mo dati. Yung mga kuhan ko, sir, wala yung... Ayan. Yung isa, yun yung nakokontak nila. Yung in-between ng asawa mo at saka nung kalibin mo ngayon. Yung may magpinsan man yun sila. Yung asawa ni Sally Macdo at saka yung asawa ko magpinsan, sir. Yun yung number one, number two, or number three? Yung tatlo, pangatlo, sir, ngayon. Ah, yung number three. Yung number two? Yan talaga yung may anak ako, sir. Doon. At saka yun yung nakokontak. Yung walang anak, sir. Walang yung nakokontak nila Las Cañas. Yung number two. Itong last, sir. Itong last. Ah, itong huli. Kailan kayo nagkilala nitong pangatlo na nag-living kayo? Anong taon? Hindi ko pinangimasukan ng personal nyo. Gusto ko lang maayos yung records ko ng, ano, na, ng, ng taon. Parang 2006. 2006, sir. 2006. Alright. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Okay na. Lalo ako nalito. Well, thank you, Senator Soto. We shall now have Senator Lacson. Okay na. Senator Susbine? Ang akin lang, Mr. Chairman, is just that statements can be made, and very, very heavy statements against particular persons. It would be good that there's corroborating evidence, whether it is physical or other witnesses. No, understandable, matatakot yung ibang witness. But I really feel that, you know, can the witness provide, for example, the names of those people he claimed that they threw in the katunggi labay ninyo dito sa Laod, doon tinapon sa dagat, kasi then we can already corroborate if these are missing persons. Or, kasi it's very simple to say we killed three people and then we killed two people, but who are these three people, two people? For example, Mr. Chairman, dinedeny lahat ng DI ng kapatid ni President Duterte na may namatay sa kanila. Sabi niya, buhay pa daw lahat ng DI niya, dance instructor. Although in the last hearing, sinabi niya may pinatay po silang DI, utos daw ng kapatid ni Mayor Duterte. Those are very heavy statements. Buti sana kung may police blotter na mawala talaga tong taong ito, etc., etc. So sana meron pong corroborating evidence, because hearsay is very difficult. Ako, dinaanan ko na rin itong ganitong klaseng investigation, I remember, after I resigned, no, into the Senate. So mabigat po yan. It can destroy institutions, it can damage... Perhaps you may want to ask him dates. Katulad nito, kung babasihan po natin ang statement na supposedly may binaril o binaril na abogado, ito po yung Tagadar at Tagadarab, and na yan ang balita sa amin ni Senate President Pimentel, kaibigan daw niya ito, talagang siya daw ang bumaril sa kanya. Dahil nakita daw niya point blank, ay tatlo pa daw bala ang nasa loob ng katawan nitong taong ito. And I believe there's a case being filed, or there was a case filed against him. And ngayon, sa cartographic sketch, talagang namumukaan niya ito yung bumaril. Na hindi ko naman sinasabi dito, Mr. Chairman, but if that is true and that Darab official will testify to the fact na siyang bumaril, hindi tumutugma dahil sa witness protection program, nasa loob po siya ng witness protection program,
nung nangyari po iyon. Dahil ito'y incidenteng ito ay nangyari po October 23, 2014. I am not in a position to ask him kung siya talaga yon at bumaril because that can be used against him and I don't want to ask him that. That is why the questions earlier, and I should not really be discussing this, was when he left the witness protection program. Correct. That's correct, Mr. Chairman. Back to Mindanao. Kasi gusto kong malaman, kailan po na, kano sa amo no, hawa dito sa witness protection program, kay kung naaka dito sa witness protection program, murag magdili mo tugma din sa gisulti sa Osaka, witness pod sa Osaka krimen. Let me restate in Tagalog. Gusto ko lang malaman kung kailan po kayo bumitiw sa witness protection or nawala sa witness protection program kasi hindi po tutugma yun kung magsalita itong ambush victim or survivor sa sinasalaysay niya sa kanyang insidente. Bago matapos ang eleksyon, sir, sa presidente, umalis na ako, sir. April 2016. Bago umupo, kaya natatakot na ako kung manalo siya, baka ako bunutin doon sa TS namin. So yung sinasabi mo, Manong Ed, is from 2013 hanggang 2016, naaka rin tusulod sa Witness Protection Program. Na 2014, September hantod sa 2016. Oh, nanako dere sir. Okay. So ang akin lang diyan, Mr. Chairman, maybe it would behoove the committee that we have also corroborating evidences, especially on the people that we will invite, because you know, reputations can be destroyed. Yeah. So we have to be very, very careful with those that we invite. Mine is more manifestation, Mr. Chairman. I will not anymore ask any more questions with the witness. Almost all the questions that I wanted to ask earlier was already asked by my colleague. So thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senator Subiri. Senator Lacson? I just want to be clarified. Ano ngayon ang disposition natin dito kay Mr. Witness, Mr. Chairman? Far be it from my mind to say that I can decide. I have my own thoughts about it. Considering the demeanor and the answers given, I don't know whether we should really proceed already. As far as I'm concerned, we can proceed already with the police and other resource persons. Mr. Chairman, may I move that we also invite this certain Salcedo? Abeto Salcedo. Sorry. It doesn't mean that if we discharge the witness now, we cannot call him back. Yes, maybe we can ask Mr. Chairman, this gentleman from the DARAB or the DAR to the next hearing. Are you making a motion to subpoena him? Yes, I move to invite him, Mr. Chairman. I think he'd like to come on his own cognizance because he was a victim, we supposedly, that, of this witness. I'll check this hereby. Abeto Salcedo Jr. Instructed to invite Abeto Salcedo Jr. of CDO, right? I believe he lives in DAR? CDO. DAR, he used boy. To be in the Davao region as a regional director for DAR. All right. Thank you. So ordered. Senator Lacson? Well, if it's also possible to invite the one that we saw on the video shown by Centro Cayetano, Lydia Marquez, ito yung inahan sa Balaod, di ba? Sa Samal. Kasi iba yung pahayag niya. Sinabi niya, may pera na yung si Sally. Tapos inimbitahan mo, may bilahan ka ng lupa, tapos nawala na. Wala yun, sir. Wala. Hindi, okay. Kaya nga. Sinasabi ko lang na, kinoconfirm ko lang, na yun yung mother-in-law mo. Mother-in-law ni Sally Mahmood. Oo, sir. Totoo yan, sir. Totoo. Lydia Morales. Marquez, sir. Marquez. Marquez. Marquez yung kwan, sir. Lydia Marquez. Yes, Senator De Lima? During the last hearing, someone moved for the issuance also of an invitation first and then later subpoena if they refuse to come over or if there is no appearance of the police officers named or those named by the witness as alleged members of the so-called Davao Death Squad. Yes, we will do that. Do you have the names? Do we have the subpoena? We can subpoena them. In connection with that, because last hearing,
he mentioned several names. And then I recall that during my interview of the witness, there were additional names or there were other names mentioned. And that is why I made a list, and that was the list that was in a PowerPoint presentation. I saw that. Yes. So, pwede po bang yun ang mga, ipaklarify po sa kanya kung talagang yun ang mga alam niya, makilala niya na mga miyembro ng Davao Death Squad. If sa we kanya? Can have, yes. I have the list here, I think. You can accommodate. Because I listened to your speech very well and I made sure that I get a copy of the PowerPoint. Especially in the light of the fact that Senator Trojanes added the investigation of the Davao, so-called Davao Death Squad. And as you are there, is that the list that you are? Yes. You encountered the names, Madam, way back in 2009 when you were with CHR? A few. That's how I remembered your privilege speech, Senator De Lima, that you encountered these names. So when did you encounter the names? What I mentioned is that some of the names now shown were mentioned by the witness during the last hearing, and some were in the course of my interview noong September 2. Itong ano po? Ito recent po. And you'd want to invite them here for what purpose? You want a confrontation between the witness and since these people? Since according to the witness, these are the members of the so-called Davao Death Squad. Some of them, or if not most of them, are from this so-called heinous crime section. Then we might as well also confront them. Ako, it's fine with me. I also would like to give some compassion kahit na paano because kung hindi naman totoo, pag humarap dito yan, parang mamamatay tao lahat ang labas yan. So, I'd like us to think about it because when you invite them, I anticipate that because of the... I just wanted to find out and ask for me whether these are in fact members of... if you have any proof that they are really members of a death squad because I was going to ask, Mr. Chairman, at the very least, we invite them and hear their side in an executive session. That is possible, but before I do that, I want to know whether, in fact, there is such a thing as a Davao Death Squad, because I heard General De La Rosa say that is just a concoction of media, you know, or of people who want to make it dramatic. I would like to do that, invite them, if that's the case. I just wanted to find out from Secretary De Lima, Senator De Lima, how she came across these names so that I don't invite frivolously. This were supplied. Is there independent sources to say that these are the people, in fact, Edgar Matabato? These names are all supplied by the witness who claims that these are his companions, these are his associates in that group, the so-called Davao Death Squad. Some of this, if not most, are part of the heinous crime section. So it's the witness who said that they are members of the so-called Davao Death Squad. So this did not come from me. The list did not come from me. I am in a quandary. Can we dismiss the witness to be called later on, just in case? I have some questions, but I will no longer ask questions until the next meeting if we need her, if we need him, so that we can discuss this without the witness around. Is that the main? Okay. Sige po, pumunta na po kayo doon sa holding room. Silba kasama ni Ginoong Matabato. Si Mr. Cotto, samahan mo si Mr. Matabato. Mr. Cotto Bato. Hindi na ko eh. Hindi na ko eh. Cotto. Cotto Bato. Pakibilis na ka na.
I have other questions for the witness, but first of all, I'd like to apologize to the other resource persons because we were not able to reach you. I merely extended the invitation out of respect for Senator De Lima because she had prepared all this list. But we thank you for coming. I don't know if we can still extend the meeting. I don't know what the pleasure of my colleagues here is. I can do that. As you know, I work until the wee hours of the morning. I don't know if... I just want to ask this of Senator De Lima. We have a witness here, and I know you believe him, but there are already several other people here who have seen him flip-flop on statements. In fact, some of the questions I was going to ask him will show again differences in his statement. And I'm worried about inviting people here, bring them over here, the expense and everything like that, only to be exposed. So I will buy the suggestion of Senator Lacson that they be brought here in an executive session. Because kung mali naman itong witness natin na haka-haka niya lang yan o sinasabi niya lang yan, which is possible and which is also could be true, at least ang confrontation na andun sa loob at pagka lumabas na sila yon, then ilabas natin dito. Kung talagang mapapatunayan, hindi naman naamin niya mga yan na sila yung death squad eh. So kailangan, ang reliance natin, and we're both lawyers, is from a witness who appears to have a spotty memory or a spotty recollection. Or, you know, these are things that I would like to consult with you about. I would even suggest that they be mixed with other people, other persons. So we could be certain, we can be certain if the witness can really identify them. Spoken like a true policeman. Yes, parang police lineup. Kasi baka mamaya, he will be identifying other people and not the persons that he mentioned. So, okay. Fair enough. That being said, we will invite these people and we will put them in a special room here and pick out Humatubato will identify. Humatubato will identify. But, you know, that's easy enough to identify because he's from there. You know, and if these names were given, I'm sure he knows them. It might be pointless to do that because I'm sure he knows them. But assuming that they really know that he really knows them. The question that you're going to ask them is, do they know him? They're not going to readily agree. So I'm trying to find out whether we're going to go in a, wild goose chase. So I will err on the side of liberality. We will invite them here with your permission, and Senator Lacson will be assigned to make sure that the delicateness of the identification is properly undertaken, considering his long experience as a distinguished police officer. Will that be all right with you, Senator Lacson? Okay, so Senator Lacson, as co-chair and as a distinguished officer of the PNP, will handle the arrangement so that when we bring them here, they can be properly identified and they can properly be accosted of. These are serious charges, the death squad, which means that we also have to, they should be provided also with lawyers. And we should tell them already that they should have lawyers when they come here. Considering that there are only three here, Mr. Chairman, I think we should meet in a caucus with the other members of the two committees and discuss this further. All right. I'm always, like I said, I always err on the right side of caution naman ngayon. So we will do that. All right. I think I just wanted to say it out loud so that there is transparency here. I mean, if we were in a real court case, we'll be doing this quietly. But since this is a public hearing, we don't want to make it appear na tinatago tayo sa publiko. At pero pinapakita rin naman natin na yung delicateness ng kaso na pagka nakita yung listahan dyan, sasabihin doon sa mga tatay ng mga bata, ikaw pala tatay, kasama sa death squad. Samantalang hindi pa napuproven ko may death squad. All right? My suggestion begs the consent of our colleague here, Senator De Lima, Mr. Chairman. Okay. All right. So I have always said that she would agree because she was the one who suggested it. So yung focus muna tayo. Mag-focus tayo. All right. Fine.
Would you have any more questions with the gentleman here? I have some questions if you like, but I mean. Yeah, you can stay here. Earlier, the police officers present today were asked what documents they have brought today per the request of the committee. Because as far as I know, what were required from them are two sets of documents, the spot reports and the SOCO reports. So alin po dun sa dalawa ang dala-dala nyo na po ngayon? Ang na-present ko po yung SOCO report and then yung case folder po ng dalawang police ng Pasay. This was also requested by the committee. Ah, yeah. The one charged with the killing of the father and son. So, SOCO reports po. Yes, ma'am. 999 SOCO reports. Of regarded nationwide. Yung spot report po, kasi yung director ng operations is now in Davao for a conference on with the AFP. So, if we ask for more time, Your Honors, kasi nasa kanya, inaantay lang yung approval niya to release it. If I remember correctly, it was stated by Police Director General De La Rosa on questioning by Senator Frank Drilon about the spot reports, and he told the committee that the spot reports are with the President. At least as of the date of the hearing, September 15. So where are the spot reports now? Are they still with the President or already with the PNP? What I know, ma'am, is that yung July 1 to August 23,